Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Ano ba ang ating recipe for today, Mrs.? Beef steak. Beef steak? Oh, yung ano, yung the easy way. Okay. Classic. Gusto ng lahat, pero alam bang gawin ng lahat? Malalaman natin sa ating pagbabalik. Okay, magandang araw po mga kapitbahay. Kung minsan itong juice na ito, matagal nilang niluluto. So I decided na minsan nakukwento ko sa mga estudyante, nagkukwentoan kami, tapos kukwento nila sa akin paano sila nagluluto ng ganyan. I found out na, nasabi ko ng pangalan na, itong beef steak na ito, beef steak, yung iba pinapakulo para lumambot. Ngayon sabi ko, we can do it in a faster way. Kaya nga, sabi ko, ngayon ang naisipan ko na pakita sa TV kung paano po ang pagluto ng beef steak na hindi napakukuluin. So, magpapatulong ako kay Edwin dahil siya magpupupukpok nito. Meanwhile, ang ginagawa po namin kasi, well, this is sirloin. Actually, ang recipe ninyo is only for half kilo. This is half kilo of tenderloin and half kilo of sirloin. Sa totoo lang po, mas malasa kung sirloin. Kaya lang, medyo matigas yan. Because sirloin is really fit for ano yung pinapakulo. Ayun, yung tenderloin, this is ano, more tender. Local lang po ito. Pinabili ko lang po sa palengke. And then, kung gusto nyo mas masarap at mas malambot, you buy the imported kind. Alisin muna natin ito. I'm going to slice this thinly. So, you look at the grain of the meat. Cut across the grain. Oh, ito yun. So, since this is, ano, manipis lang yung ating, tenderloin. So, I'll cut two slices. I-open ko siyang parang sandwich. Para magkaduktong siya mamaya. Hindi siya masyadong magiging magkaduktong dahil maliit siya dito eh. So, anyway, I'll cut it na lang. Mamaya na lang yun. Magandang hiwain siya pag medyo semi-frozen. Nung una, ang gusto ko sanang ipakita yung naka-slice na agad na imported. Kaya lang sabi ko, mas madaling bumili sa palengke yung mga housewives na namamalengke. Kesa pupunta pa sa mga malalaking ano dyan. Tindahan na nagtitinda ng mga ganito. So this is, ano. Tingnan natin kung di siya maputol. Mamaya, pag tinukpok, so, gumagawa ako ng parang dalawang slice ng top bread. Hindi masyadong sagat ang pagkakaputol na sa gitna. Para mas kapapano, kung mailalagdad namin ito ng maayos, the meat is frozen, kaya dapat ito pupukpukin mamayang konti pa. Kalambutin natin. Mag-break ito. Thank you.
i-open natin mamaya yan. Then, huwag na natin munang cookin ngayon, mamaya na. So, medyo malambot na. Here's the bread. Yeah, this one, like, kasi ng paislang, kasi mas malapad siya. Mas malapad yung makukuha ninyo mga tip steak. Biro ko nga dito eh. Pagka ito malambot, ang tatawag natin tip steak. Pagka ito matigas, bistig baka. Kasi yung tao niya sabi ko, bistig. Parang ang tigas. Ayan, o. Mas manipis yung ano nyo, kola nyo yung slice, malapad na rin siya mamaya. May slice, islant, across the grain. Dito, medyo, ano na, maliliit na itong nandito sa dulo. Why do you have to pound it? Well, aminin na natin, hindi naman po ganun kalambutan yung mga baka sa palengke. Yung imported, oh. Okay, ano pa siya, pero. Sabi ko, when I teach, I prefer using, except for steak, ah, I prefer using yung galing po sa pampang market namin dito. Tapos, pag napasarap namin at napalambot, sabi ko sa estudyante, see, maski local lang na baka, pag tama ang pagkaka-prepare, lalambot siya. So, this is my, ano, my beef. I'm going to pound it. Lera mo siya dyan. I like to pound this between 2 sheets of, ano, food grade na parang plastic. Para kung hindi man pantay ang pagkaka-slice nyo, may manipis na yung makapal dyan, eh magpapantay siya pag pinukpok mo. And also to make it tender. Huwag kang masyadong galit ha, sandali. Set. Kasi manipis na ito eh. Okay, that's it. Then, I need a tray. Sa pang ano, tray na. Tapos yung iba, Edwin, antayin mo lang na medyo madudurog ito kasi frozen pang konti eh. Kalambutin mo bago mo pupukpok yan. Kundi, maghihiwalay yan. Malutong yan. Okay. This is ano, thin enough. So, lagay natin ito dyan. Yung tenderizer po natin dito, ano lang ito eh. Parang tinansya ko lang. So, we just sprinkle it with a little tenderizer. Pwede ninyo itong ano, ilagay sa cold part ng inyong rep. Pag na-prepare nyo lang ganyan, konting salt. Konti lang ha, kasi mamaya ang magbibigay ng lasa dito eh, yung ating ano, yung sauce. Sprinkle with a little, ano, cayenne pepper, and then, ibalik na rin nyo. Pag nagpiprepare ako ganito, mga 2 days before, basta nasa cold part ng aking, ano, mas masarap po ang lasa pag nagtagal siya na ganyan. Sandali lang. Konti pang tenderizer. So, I might not even finish, yung tenderizer na naka-prepare dito. Tapos, konti nga palang paminta. And then, cover this with a cling wrap pagka hindi pa nyo lulutuin. Kasi magda-dry po yan. Napakanipis na yung slice ng baka natin. Okay, so, sige, pukpuka na. Tigas pa yan. Dito pa. Lapad na niya, oh. Ang liit lang kanina. Kaya ako iniipit. Kaya ako iniipit sa plastic para hindi po sumama dito yung karne. Kasi kung hindi, sa nipis nito, magkakaputol-putol yan. Okay, after seasoning the slices of beef na pinukpok natin hanggang sa pampalambot po yun eh, saka medyo manipis.
heat enough oil in the pan. Pero sabi ko nga sa inyo, mas masarap ito kung na-marinate ito overnight. Ako minsan 2 days, 3 days sa malamig na parte ng aking chiller. Ilalagay ko na sila noon sa isang container. Yung nakasara. Para yung ilalagay ng baon. So I'll try one piece. Check natin. The oil is hot enough. Sabay baliktad. It has to be done very quickly, ah. Para po hindi tumigas. As soon as nakita nyo nag-brown, turn over. And then, lift. Kanya lang po kabilis dapat yan. Pag pinatagal nyo yan, matigas. Okay, ito na po yung last piece ng ating beef. Don't worry about na kanyo parang hindi luto. Maluluto pa po yan dun sa pagbuhos natin mamaya ng sauce na mainit. So, I'll turn off the flame or turn it a little bit lower. Tapos I will add the onions. Using the same pan. Usually po makikita nyo sa mga advertisement, sa mga litrato, ng mga food, makikita natin yung mga sibuyas, parang yung hindi nila halos nilalanta. Ang picture taking po yun kasi medyo maanghang pa yun. Ngayon, pag kakainin ko talaga ang sibuyas na pinirito, gusto ko medyo wilted na siya ng konti para lalabas yung lasa niyang mananis-nanis. So, I'll put the onions. Top. Okay, so, using the same pan again, kasi nandito po yung lasa, no? Lalagyan natin ngayon yung ating toyo, tubig, calamansi, and then we'll just adjust the taste by adding a little sugar para maalis po yung maasim na lasa ng kalamansi. Wala pa pong apoy yan. Parang ang gagawin ko muna ngayon nito ay lilinisin ko itong aking kawali using this liquid kasi nandito po yung lasa. Yung mga nasunog na yan, yan ang magbibigay ng lasa sa ating sauce. Okay, turn it on. Now, the addition of sugar is depende po sa asim ng magagamit yung kalamansi. Kung minsan, pag masyadong hilaw, asim. And you can even use dayap. Kaya lang, pag dayap, ripe. Yung hinog na. Kasi ang dayap po mapait pagka hilaw. Mapait ng sabaw. So, I'll taste. Sugar. And then you can add a little Worcestershire sauce if you want, pero traditionally kalamansi toyo lang yan. I'll put all the sugar. Okay, and just bring it to a boil. For me, the best way to taste it is kuha ko na isang piraso dito, na maliit, and then put a little sauce. Tapos tikman mo, yung tama na. Because the beef is, ano, halos hindi man na-season. Okay. Kuluin muna natin. And then, siyempre, magkakalasa ito pag nababad na ng gusto sa sauce yan. The beef will come out more malasa and tender pag na-marinate ito, at least overnight. In the cold part of your refrigerator. Dahil po marami kaming chiller dito. Isang lalagay ko sa coldest part ng chiller, halos frozen na yun eh. Then after a week,
isang beses naman nasira kasi nalilipat ng mga maid sa mga beef po sa filler na ilagay nila sa harap na harap, eh hindi na malamig doon. So, nag-beef sig yung aso. Hinapong ko na lang. Okay, it's now starting to boil. Enough. Pour on top of your beef. Till further cook your beef. There. Our finished product. Beef steak. Pag ito po matigas mamaya, ang tawag ko, bistig. Okay. Kung walang tayo ng maliit. Ito. Ayan. Baka namang, ay, malambot. So, bistig siya. Ay, ganyan mo. Ching. Malambot siya. Huwag mo kam... See, pwede siyang fork lang. See, malambot. So, bistig siya. Yes. Pag tama tigas, bistig. Pag malambot, beefsteak. Lambot. Sarap. Diba? Masabaw, as usual, kanin, saging. Kasi kung minsan yung iba, di, sumasudyante lang, kinukwento sa akin, piniprito daw nila pagkatapos pakukuluan. Well, that's it. Sabi ko, kaya pakukuluan, tapos piniprito. Bakit? Sabi ko, nung tinuro ko na, ay, ganyan lang pala, turuan ko ang tatay ko. Kasi tatay niya raw nagluluto niyan. Hindi ba naman specialty nila? Tapos, it's a big chunk of ano, yung sirloin. Pakukuluan nila talaga hanggang sa lumambot. Tapos, they will slice it thinly and put raw onions on top. Sabi ko, parang hindi kumakain yung raw na onions. Maganda siyang tingnan, pero mas masarap yung ganyan. So, yung sa pagkakaluto ni Mrs. G, lasang-lasa yung flavor nung beef. Actually, yung beef, pag pinirito mo lang, walang lasa masyado yun eh. It's when you pour the sauce. Patapos, sinipsip na nung baka yung sauce. Doon, lumalabas ng sarap. At malambot. Diba? Yeah, pinakita na natin. Hindi na niya ganyan mo. Ayan, ubus ko na. Okay? For your questions, comments, and suggestions, nalaman pa yung bibig ko. Sabi to. Facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. We hope you try our recipes. Our old episodes are uploaded sa aming pong YouTube channel, sa Mrs. Galang's Kitchen. At we will be uploading more, promise. Yung mga nag-i-email po, sabi, wala bang bagong episode sa YouTube? Demanding, ha? You won't believe it. Ano? Sana po nagustuhan ninyo aming recipe for today. And we hope you try it. Maraming salamat po.